enforcers. Ang sinasabi nila, sila man ay naghihintay din ng klarong guideline, and they are hoping na bago umaba sa kanila itong malinaw na guidelines na ito ng ban on public transport, sana daw ay wala na itong mga stranded passengers para hindi na mahirap ipatupad. Pero sa ngayon, dahil wala pa naman daw bakit kaya yung mga hinaan mo nga? Bakit kaya itong mga impacto na ito? Grabe. Hinaan mo, te? Bakit kaya itong mga anong ganito? Tingin mo. Pumapasok pa rin sila. Alam naman na community yung ano eh. Itong mga pinapakita niya yung video, marami dito mga mag-uwi. Quarantine eh. Quarantine o quarantine? Ano sabihin? Quarantine o quarantine? Ano sabihin? Oo, mga events na dito. Anong reaction mo sa mga tao? Yung mga nasa sektor ng health reaction mo? Kasi meron dyan sila. For example, papunta sa kanyang butika, sa kanilang pinagtatrabaho ang butika ay hindi makakakay. So, nung tinanong siya, Very disturbing, dahil ang sagot niya, hindi niya alam kung bukas pa, papasok pa siya. Kung ganito ang sitwasyon na kailangan niya yung pharmacy, kailangan siya sa butika, pero wala nang sumasakyan. Kung ganun din lang daw ang sitwasyon din po. Dapat, mag-quarantine community talaga. Sina sila sa, hindi ito bakasyon eh, hindi ito holiday. Kaya sinasabi ng Pangulo na mag-stay lang sa bahay. Total may may pinapromise naman na mga yung kagaya ng magbagyo, di ba? May mga pagkain na dinidistribute ng mga lokal na gobyerno para pumuntahan kayo sa inyo ang mag-didistribute yan, mga kapitan, mga barangay tanod o mga barangay opisyal. Quarantine nga ang tawag nun. Stay at home. Hindi yung pupunta sa mall, pupunta doon sa may ano pang gagawin. Stay at home. Para delay ma... hindi makakalat yung mga no virus. Yun ang gustong gawin ni Presidente ay in-implement to our beloved President Duterte. Hindi yung kalat ng kalat, punta doon sa kabila, magsismisan, stay at home, please. Hindi nyo ba kayang gawin yun? Din sila para sa mask, gloves, 70% rubbing alcohol at alcohol na nasa dispenser. Bagamat may budget naman ng PGH, wala daw kasi tapos silang makuha ng mga supplies sa ngayon. Meron pa naman daw silang lockdown pasyente na Manila, positive eh. Sa COVID-19. Hindi po kami humingi ng pera. Humingi po kami ng... Sumunod lang kayo kung ano yung ini-implement ng gobyerno. Hindi yung pakalat-kalat. Hindi hali dito. Hindi tayo nagbabakasyon. Pupunta ng mall, pupunta sa bar. UP Medical Foundation. Ibar din na nag-ano, alam na nalaklak. What do you expect? So pipila ka talaga ng mahabang oras. Narawagan din sila sa ibang pasyente na ipagpaliban muna ang pagkonsulta sa outpatient department kung wala namang agarang pangangailangan. Sa post na ito ni Dr. James Santamaria ng Angeles Medical Center, yung hindi walang mask na ngayon, na niya, yun ang magkakalat ng virus. Dahil inubos nyo, pinakyaw nyo, bumili pa kayo ng maraming mga mask, pahala, pakyawan, pati pagkain, pakyaw pa kayo ng pagkain. Yung mga hindi makakain, anong gagawin nyo? Magnakaw na yun. Kaya doon di panic naman. Tutal may gobyerno naman magbibigay ng relief goods. Kinay mo kay yung tao na ito. Yung mas binibilad na lang. Ano na yung mga health worker maubusan ng mask na may bibinda. Buti na lang nandiyan si Manny Pacquiao bumibili ng magdudunit ng ano mas saka yung billionaire tycoon na yung China. Hope na ma-distribute na yan. Kanya-kanyang diskarte na raw sila kung paano makapagay para sa sarili nila. Pagod din daw ang mga nurse dahil bago pa man ang banta ng COVID-19, kulang na sa nurse sa bansa. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, nagpatulog na sila sa Department of Health para mapabilis ang pagbili ng medical supplies na kinakapos daw sa buong mundo. 2 weeks pa darating yung aming order from abroad. Gumagamit muna kami yung mga pwedeng ipagpalit, yung mga ano, washable na lang. Okay naman yun, for protection lang, pero hindi talaga yun ang idea. Sa gitna ng kakulangan ng proteksyon at pagod ng mga frontliners sa ospital, pinasalamat
kumakanta naman sila ng DOH sa kanilang sakripisyo. Itong pagkumusta ko sa inyo ay isa na rin pagyakap at pagsaludo sa lubos na serbisyo sa ating bansa. And we are exerting all efforts to ensure you are protected and equipped despite the limitations. Sandra.